Yon, what's up mga ka-riders? So, panibagong araw, panibagong tutorial na naman tayo. So, ito yung bike natin ngayon. Ang gagawin ko ngayon ay magtuturo ako kung paano gumawa ng bike stand. So, ang gagawin nating bike stand ay double purpose na po. Ito po yung pwedeng isabit yung bike natin. Pwede tayo mag-assemble doon, pwede tayo magtuno. So, tara, sana panoorin nyo hanggang matapos para makita nyo kung paano natin ginawa. So, ano pang inantay nyo? Tara, samahan nyo ako. Shall we have breakfast together? Yun po mga ka-riders, ito na po yung gagamitin natin materials. So may tubular tayo. Ayan, one by one yung laki. Tapos ito, nagputol tayo ng bakal. Ito yung pinasabitan mismo dun sa pinaka-prim ng bike natin. So, ito, dati na tong gawa ko na hindi ko na nagamit. So, pakinabangan ko. So, 1 feet lang yung ang lapad nito. Yan po, 1 feet lang yung lapad nito. Susukatin natin. So, 1 feet. Yan. So, kabila, ganun rin. Yan. O, tapos itong kabila ay 1 feet rin yan. So, yan. 1 feet to 1 feet lang yan. Paikot. So, inispatan ko lang yan. Tapos ito yung pinakasabitan natin ng bike. So, umuha tayo ng jis. Jis, dalawa. Tapos isang, yan, 1.2. Yan. Tapos ito ay tris. Tris yung haba nito. Pinaka-pusti natin. So, yan. 3 feet. Yan. So, itong isa ganun rin. 3 feet rin to. Yan. So, yun ang mga materials natin gagamitin mga ka-rider. So, ano pang inantay nyo? Tara at samahan nyo ako hanggang matapos para makita nyo kung paano natin gawin. So, tara na. Riders at na-welding na po natin. Yan. Kukunin natin yung pinakasukat nitong bike natin. Yan. Pinakasukat niya. Tapos dito tayo maglagay ng pinakasabitan. Kukunin natin yung sukat. Yan. Ito yung pinaka taas niya. O, iangat natin konti para mas yan. Para pag sumabit siya, okay. Yan. So, ay kakabit na natin 'to. Itong pinakasabitan. Yan po, wi-weldingin na natin. Naka-riders at ang kinuha nating sukat ay simula dito sa baba ay 31. Yan. So, ispat na natin 'to. Ganun lang kabilis mga ka-riders paggawa ng ating bike stand. At sa bahay, ilagay mo lang ito. Okay siya. Yun, at dito, kukuha tayo ulit ng 31 rin para pantay. Karating welding ulit. Gusto niyo rin magpagawa sa akin. Yan. PM na lang kayo. Comment na kayo sa baba. Kung gusto niyo po magpagawa.
Alam po, no? Tibayan lang natin. Full weld na natin. Para hindi siya matatanggal. Kabila, ganun rin. Yun at mga ka-riders, okay na po ito. Ganyan lang po yan. Yan ngayon at tatry natin kung okay sa bike natin. So, yun mga ka-riders, may pahabol lang tayo itong dalawang harang para hindi malaglag yung bike natin. So lalagyan natin dito sa baba. Yan. Ganyan lang po yan. Yan, kabilaan. O ispata natin. Ayan. Para hindi po malaglag yung bike. Kabila, ganun rin. Ispatan lang natin. Yun, okay na po yan. Yun na po, mga ka-riders, nalagyan na po natin. So ngayon, at yan. Ilalagay natin yung grinderin muna natin pala para mawala yung mga pinag-weldingan. So, yung talim-talim dito, yan, mawawala po yan. So, grinder muna tayo. Yan, mga ka-riders, gagrinderin ko muna to. Tapos mamaya, papakita ko sa inyo kung paanong posisyon dun sa bike natin. So, tara, grinder muna. So yun mga ka-riders, at natapos na po nating i-grind. So ilalagay na natin yung bike. So ipapakita ko sa inyo kung ano naging purpose nitong lagayan na to. And so tara, ilagay na natin. Yan mga ka-riders, at ilalagay na natin. Ganito lang po yan mga ka-riders. Ganito yung mangyayari sa bike natin dito. So yan, tinawag itong double purpose o triple purpose dyan. Yan, ganyan kasi yan. Papasok yun dyan. Papasok mo rin sa kabila. Yan. Yan. Ganyan. So, kaya tinawag natin na yan. Pwede kang magtuno, mga ka-riders, pwede kang magtuno. Pwede mo pong tanggalin yung gulong mo. Yan, kagaya nito. Pag nagka-symbol ka, pwede mo siyang tanggalin. O kung maghugas ka ng bike, yan, pwede rin to. May mga ayusin ka dyan, mga trino. Lahat basta ayusin. So yan ang nagiging forma niyan. So di ba ang sulit, isang sandpak mo lang kahit anong gagawin mo sa bike mo ay okay na po. Okay na yung stand na yan, tibay naman. Sa pwede kang magtuno. Yan, halimbawa nagtuno ka dun sa RDFD mo, pwede mo siyang gawin. Yan, so sana at nakapagbigay tayo ng puti natin.
Yung ganyan yung forma yan, mga ka kalipot ay ka riders. Yan, yan yung forma niya. Yan. So yan, at kung nagustuhan nyo, at sana paki-like at subscribe and share nyo na rin para mas maraming makapanood at pwedeng-pwede nyong gagayahin sa bahay nyo kung paano gumawa ng ganyang stand. So, double purpose na po yan yung ginawa natin. Hindi na yung, yun, pag sa bahay nyo rin, pwede nyo na rin po itong ilagay sa isang tabi. Yung bike nyo, nakasabit na po. So, yun ang purpose nyan. O, hanggang dito na lang at maraming maraming salamat sa patuloy nyong panonood.